bibig tayo this time. So, ang gagawin natin is cinnamon roll and cinnamon monkey bread. So, ang ingredients natin ay, of course, all-purpose flour, butter, some instant yeast, salt, white sugar, brown sugar, saka ang importante is itong cinnamon natin. Yan. So yan, start na tayo. So ang first natin is to make sure na yung yeast na gagamitin natin is activated. Pwede nyo rin siyang isama pero for me, I prefer na ina-activate ko muna yung yeast para siguradong umalsa siya later. So, 2 cups of water and then instant yeast. 1 pack. So, that's 11 grams. And then, 1 teaspoon of sugar. Ito yung magpapa-activate nung yeast natin. Then, mix lang natin. Then, we leave this aside for at least 15 minutes. By that time, alam mo kung nag-activate yung yeast o hindi. Yan. So, habang inaantay natin mag-activate yung yeast natin, i-prepare na natin yung ating dry mixture. 850 na all-purpose flour. So, yan. 850. Now is... we'll add in our sugar, which is 120 grams. Tabi muna natin yan. Yung salt naman natin is 11 grams. So, 60 grams ng vegetable oil. And mix na natin siya. Tabi lang muna natin ulit. Then, we'll check on our yeast kung nag-activate ba siya. Yan. So, activated na yung yeast natin. Isama na natin siya sa ating dry mixture. Just like that. Bulang-bula siya. So, okay siya. Usually, kinakamay ko lang ito kasi ayoko siya ma-overknead. Pero kung meron kayong mixer na may dough hook, yun, okay yun. Pero syempre, yung iba, mostly wala naman sariling mixer. So, pwede nyong gawin, pwede nyong kamayin. Lipat natin sa flat surface. Tapos, continue kneading lang. May paano nyo malalaman kung okay na? You'll know kasi hindi na maninikit ng ganyan sa kamay ninyo yung dough. Tapos mas makinis na siyang tingnan. So, turn, fold, push. Turn, fold, push. Yung ganyan lang. Yan. Hindi na naninikit sa kamay ko yung mga nakadikit sa kamay ko kanina. Konti na lang. Ngayon, lagay natin siya sa bowl na may oil. Okay, so yan. May oil na tayo. Canola oil yung ginagamit ko. Rub nyo lang doon sa palagyan. Then, transfer the dough. Make sure na-covered din siya. So, yun lang dapat ang itsura niya. Now, kovera natin. I'll be using a cling wrap. Yung iba ginagamit damp clothes or damp, yeah, damp towel para hindi ganun lumalabas yung hangin. So I have this crystal cling wrap. Yan, iwan lang natin and then let's wait it maging double yung size niya. Once it's doubled, ibig sabihin, pwede na natin siyang i-cut doon sa portion na gagamitin natin for cinnamon roll saka doon sa monkey bread. Yan. So, nag-doubling
Ang double na yung size niya. So ikakat na natin. Pero bago natin ikat, gawin na muna natin yung cinnamon mix. So yan, gagawa muna tayo ng mixture natin. So, para dun sa monkey bread, 3/4. So, dalawa, tatlo. And then, 2 teaspoon ng cinnamon. Mix lang natin. Yan. Ito naman is dun sa ating cinnamon roll. 1 cup ng brown sugar. Tapos 2 teaspoon din ng cinnamon. A pinch of salt lang. Mix na natin ulit. Don't worry, hindi kayo lalanggamin kasi ayaw nang langgam ng cinnamon. And set aside natin. Then, ayusin na natin yung dough. So yan, hinati natin yung dough into 2. Yung kalahati pang cinnamon roll. Yung kalahati pang monkey bread. So itong lalagyan na natin na to, papahiran natin ng butter para hindi manikit mamaya. Ayan, meron kaming assistant. Ayan. Say hi. Hi everyone. I'm baking. I'm making monkey bread. Oh, very good. So ayan, pinahira na natin. Ayan, yung dough, iro-roll natin. Then we'll cut it into small pieces. Siguro mga half inch kada isa. So, ganyan kaliliit. And then, we're gonna roll it. Look what mom is doing. You do the same. You pick it up, then roll it on your hands. And what are you making? Monkey, monkey bread. Very good. And so, ganyan lang. Ilalagay nyo siya dun sa asukal. This is white sugar, 3/4 white sugar, 2 teaspoon ng cinnamon. So pagkalagay nyo dyan, then you transfer it over to dun sa lalagyan. Lagay nyo rin ng cinnamon yung lalagyanan. Siyempre, mas marami, mas masarap. There's no right or wrong naman dito eh. So, hindi siya kailangan maging perfect. Pero mamaya, yung end result niya, magandang tingnan. Roll natin. Yeah, get your kids to be involved when you're baking because it will open their mind into something new, right? Parang mas naiinganyo sila, na-understand nila kung paano gawin yung kinakain nila. And then it will bring out their creativity later on pag lumaki na sila. So huwag kayong magagalit kapag ginugulo nila kayo.
find ways on how they can get involved in what you're doing. Yeah? So, and sprinkle nyo lang yung cinnamon. Use your speed one. Lagyan ko lang. And tapos lagay nyo lang din ng butter. Sana tirahan ako para mabaya. Yes. So yan, cover lang natin siya ng cling wrap ulit. We let it rest for 30 minutes. Yeah. So we set it aside. Then, let's preheat the oven. So yan, ipipreheat natin yung oven for 180. And then, up and down yung ating heat element. So yeah, now we're gonna make the cinnamon roll. So flatten. Can you help? Yeah, no, wait. Daddy needs to flatten this. It's a rolling pin. Flatten natin yung dough using a rolling pin. Make sure that lagay nyo lang yung oil yung rolling pin nyo para hindi rin ganang manikit. Na maset nyo na yung dough nyo na ganyan. So, this time, papahira natin na butter. This is to make sure na manikit, dumikit yung cinnamon. Dito sa taas, pwede nyong isagad. Doon sa bottom, huwag nyong isasagad kasi yun yung magiging sealer nyo mamaya. Now we put the cinnamon mixture dun sa bread. Papa, put. Pwede nyo rin siyang lagyan ng raisin. Again, it doesn't need to be perfect. So start from top, roll it slowly. Yeah, parang niro-roll nyo lang palapit sa inyo. As tight as possible. Pero it doesn't need to be perfect. Ayan lang. Slowly but surely. While you're doing it, you press down a bit, pero not too heavy. So again, yung end natin will be the sealer. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, paano nyo isi-seal? Ganyan lang. Or you can use this. Then. Pero mas maganda yun sa kamay na lang. Mas nakakontrol yun. So we'll make use of this pan, a round pan. Lagyan nyo lang din ng butter para hindi ganong manikit later. Kung gusto nyo siyang gawin pang benta, sabihin nyo sa akin, then we'll make a version na makakamura kayo. Kasi I used to sell this before, like 2 years ago. Here in Malaysia. Para mabigyan po kayo ng breakdown, saka yung costing, kung magkano nga abutin. Of course, it's gonna be slightly different because I'm here in Malaysia and you might be watching here. Might watching this in your own country. Pero, slightly the same na rin.
This is the Cinnabon style cinnamon. So when I cut, I usually just reference my thumb dun kung saan yung cut. So 5, 10, 15, 16 pieces. So we'll put it here, one in the middle, then we'll go around. So ganyan, halos yung kakalabasan niya. And then, of course, papaalsahin pa natin to. And then it will expand dun sa mga may butas na ganun. And then magiging perfect seal kelp siya later. And just brush the butter on top of the cinnamon. Then we'll cover this as well. So yan, yung monkey bread, pwede na siya kasi umalsa na siya. So pag nilagay nyo yan sa oven, aalsa pa yan lalo. So we'll remove the cover and put it on the oven. Open. Voice command. So iwan lang natin siya dyan for 30 minutes and then okay na siya. Yan, ready na siya. So open na natin. Tingnan natin kung anong kinalabasan. So yan na siya. So ito naman yung susunod natin. Nadalhin natin sa oven. So same thing, 180 for 30 minutes. So yan, ito na yung monkey bread. Maganda yung kinalabasan niya. So babalik tarin na lang natin siya. Pwede nyo siyang lagyan ng something sa gitna kung pag i-present nyo na. Eh, up to you. Simple pero masarap. So yan, tapos na yung ating cinnamon roll. Maganda yung kinalabasan niya. And sabi ko sa inyo kanina, aalsa pa siya and magiging sisiksik pa siya. So ayan. So we're gonna turn it over also para yun din kakalabasan. Ayan, so yan na po siya, binaligtad na namin. And there you go. So ito yung ating cinnamon roll. And ito yung ating monkey bread. So parehas yan, pwede nyong pambenta. Of course, kung gusto nyo nung costing and yung full recipe, sabihin nyo lang ako para maibigay ko sa inyo.